Pag-asa po ang bigay ng mga babuhay lane sa mga motorista para iwas traffic tuwing magpapasko. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin naubusan ng obstruction ang ilang ruta gaya sa Maynila. Narito po ang pagbabantay sa gabal ni Mark Salazar. Alternatibong ruta sana papuntang Divisoria itong Carlos Palanca Street sa Maynila, pero tadtad ng road obstruction ang lugar. Ang mga ito ang pinuntirya ng MMDA kanina. Nung nakaraan, malinis na yung abenida at saka yung Quiapo. Ngayon, bumalik na naman sila. So, araw-arawin din namin i-operate yung mga lugar na ito. Hindi lang paninda ang hinakot, hinila rin ang mga illegal na nakaparada. Pwede naman nilang bawiin, i-claim nila doon sa Pasig, sa impounding namin. Doon nila i-claim sa Pasig. Wala dyan yung mga sasakyan, yung mga gamit? Ang sasakyan sa Tumana, sa Marikina. Pero yung mga gamit, mga paninda sa Pasig. Hinihila ko na, ayaw pa rin nila ibigay. Saan pwede nyo daw kunin sa Pasig? Eh, layo-layo, marami pang proseso bago namin makuha eh. Pagkano yung sahod namin dito, magkano lang, pupuntahan pa namin doon. Pinakamahalagang alternate route siguro ngayong magpapasko, ang Mabuhay Lane Route 6, kasama dyan ang Carlos Palanca. Ang Route 6 ang alternatibo ng mga galing norte, papuntang Divisoria, na umiiwas sa major roads. Kaya lang mula sa Balintawak, pagkanan mo sa A. de Jesus, may mga illegal parking ng ganito. Mabuti kung meron kang police escort na nanghahawi ng iba, gaya ng pinagpalang motoristang ito. Pagkanan mo sa C3, masikip na dahil sa ongoing skyway construction. May mga obstruction ka pa sa bangketa, kaya nasa kalsada na rin ang pedestrian. Dagdag ito sigurado sa stress ng motoristang ito na may emergency. Pagdating mo ng Mayon Avenue, kabilaan na ang illegal parking sa may tapat pa ng police station. Kung sa bagay, naka-uniforming police nga mismo pumaparada ng mali. Kanan ka ng Espanya, meron pa ring pila ng ilegal na nakaparada. Mas mahaba pang pila ng roadside parking sa Murayta, sa tapat ng isang universidad. Ang kahabaan ng Recto ang huli mong babaybayin, natadtad rin ng illegal parking, obstruction sa bangketa at mga pedestrian na tumatawid kung saan-saan. Magtira ka ng lakas at pasensya para sa mismong pamimili mo sa napakataong Divisoria. At sa biyahe mo naman, pauwi. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.